Hi guys, it's me, Chef D at your service. Tara, gawa tayo ng chicken curry at my own version in 5, 4, 3, 2, 1! Hi guys, ito ang aking chicken curry. Kailangan natin ng chicken. Cool. Chopped wood yan. Narinig na sa sabi ko yun. And then, kailangan natin ng lawang. Chop. Ginger. And then, kailangan din natin ng shallot. Shallot or sibuyas. It's okay. Then, kailangan natin ng chicken curry. Pepper, and then ating coconut milk. Kailangan ko rin na potato, right? And then some broccoli. And then kailangan din natin ng oil. Nagamit ko po ito ng sunflower. Okay, and then cornstarch. Ngayon, nilalagay ko na ang cornstarch sa chicken. Haluluin mo ito at bago ko rin ito. Kailangan ko natin maharap ang puti para mas malasa ang ano. Siya makalisa. Nilalagay ko na sa aking pan. Ang temperatura ng aking oven ay nasa very high. Maximum level. Lagyan ko na maraming kontika para pwede na isip sa aking. Ginagawa ko ito para mas malasa ang aking manok. Yan, nilalagay ko na. Isay-sayin ko natin. Okay. Brown na lang po ang content para matagal ang kanyang mga bloody dugo-dugo. Thank you.
Ayan, uuwi na po natin siya. Brown na po yung ano, mga manok na rito. Uuwi natin lahat. Yung bago, isa lang natin ang remaining na manok. Para mas okay siya. Madali lang po itong lutuin. 30 minutes lang po. It's okay po. Basta high. Oh, yung aking okay. Gawa natin yung first step. Ganun yung problem natin. Ganun sa maluto po natin. Manok. Step. Kailangan po sa pagluluto namin sa puso. Para mas masarap. Ayan, maluto na yung ating chicken fried. Ayan, ihanguin na natin sila. Ihanguin natin lahat. Ayan po. Nalitan ko na parang patala para mas mabilis. Okay, malakas na yung temperatura ng mantika. Pagkatapos natin pong lahat, tanggalin po natin yung remaining na mantika. Para hindi po masyado na mantika ng ating chicken. Sorry. Pagkatapos natin sa lagayan, balik po natin yung pan. Ayan, mag-iisa tayo na duya, bawang at sibuyas. Isa natin konti na mabilisan.
kasabihan. Para sa pagiging golden brown at translucent sa iyo. Kaya, di po ako gumagamit ng mga betsin o anumang masisarap na seasoning na ginagamit. Homemade food to. Di po ako gumagamit ng kasi sa katawan ang palasa yung orasan. Ngayon, nalagay ko na ang chicken curry powder. Ayan. Ayan. Isa ko po yan. Ayan sa mag-mix silang lahat. Isa po ang pagkano ito kasi very high po ang temperature ng aking stove. Then, pag nahalo na po lahat yan, at okay na, lagay na natin yung coconut milk. Iwasa po natin yan. Iwas po natin yan, haluin ulit natin na iti. So, magsama-sama lahat. Ilalagay ko na ang yan, apple chunks. Pagkatapos po niyan, nalagay ko na ang patatas. Kasi medyo matagal na luto ito. 5 minutes lang, it's okay na. May konting tubig po yun para may konting sarsa ng konting yung ating chicken. Sorry. Kasi lalapot pa po yan mamaya-maya. Kasi lalapot kasi nagdali tayo ng cornstarch sa manok. Bago natin iprito, kaya yun na lang po. And then, yan sa kumulo. Pagkakulo niyan, lagyan na natin yung ating chicken. Lagyan niya rito. Ayan. And then, maghaluin na po natin. Mabilis na po itong pagluluto natin kasi nasa very high temperature po ang aking stove. Okay, hola, spirit ko na po. Ayan na. Ano lang po. Pag-mixer natin para kumapit ng sarsa sa manok. Patatas, sakto na rin yan. Pagluto mamaya, medyo mag-investigas mo siya ng konti. Ayan. So, okay na yan. And then, takpan po natin siya ng ulit ah. Tapos pa natin 3 minutes.
minutes. Ayan. Right. Ito na ating broccoli. Ayan po ang aking chicken curry ala chef D. So may sana nagustuhan po ninyo ito. Subukan nyo po itong aking recipe. Sana magustuhan po ninyo ito. Ayan. Gwina-gwina yung aking broccoli. Again, sorry.